Kapatid po kayo ni Mahal, sir. Apo, apo. Anong full name niya? Jason Tesorero po. Ah, Jason. Ah, mas younger ka? Ano, apo. Siya ang pinapanganay namin. Ah, siya pinapanganay. So, nung nabubuhay pa si Mahal, anong hindi mo malilimutan na ano yan eh? Mga ano sa... Panganay nga namin ito, siyempre, tapos panganay namin, tapos siya pa yung baby namin. Panganay siya? Siya pa yung baby namin. Panganay namin, tapos siya pa yung baby. Oo. Tapos, ano yan eh, tapos classmate ko ito ng, ano, ng elementary kasi naabutan ko siya ng naabutan eh. Natitigil siya, aabot. Matalino ba si Mahal noon? Mas matalino sa akin ito eh. Kasi grade 2 na ako, hindi pa ako marunong magbasa. Siya marunong na, siya nagaturo ko eh. Tapos, paano naging artista si Mahal? Ayun, ano, yung sabi, ang kwento, may chuhin daw kami ng polis, sinama dyan sa Station 10, tapos itinabi daw sa may file ng mga barrel, ng mga M16. Tapos, mas malaki pa sa kanya M16. Tapos, Bibo, tinanong siya ngayon kung ilan taon na, sabi, kasi may mga reporter din doon sa ano dito. Sabi, ano yan, 14 years old na. Ah, 14 years old, ba't ang liit yun? Ayun, nag-umpisa doon, hanggang sa na-diaryo siya sa parang police file siya. Sa, basta ganun, something sa ano yun. Ayun. Pero una-una ko nakita si Mahal sa lunch date? Sa ano to, sa eye to eye siya. Eye to eye muna. Eye to eye, tapos. Kaya hindi badiday. Hindi badiday, kay Ate Lud. Oh, Ate Lud. Ayun. Yun na, tuloy-tuloy na yun, lunch date. O, lunch date, di ba? Tagal-tagal niya doon. Puro unong time show. Magandang tanghali ba yan, di ba? Puro ito. Ito na yung recent ng ano na ito. Saka, ano, mahal na mahal siya na sinunin na Willig. Ibigay niya, di ba? Kasi, pag dumadalaw siya kay, ano niya, kay... Kung ano-ano binibigay ni Willig sa kay Kuya Willig. Hindi niya ma... Kay Kuya Willig niya, lagi, buha pa siya lang doon. Lagi ang binibigay ni, ano, ni Kuya Willig. So, ano ang naramdaman niyo, sir, nung namalitaan niyo na humanaw na siya? Si Mahal. Na ako talaga nabigla ako. Sagsaga na nasa ano ako, nasa trabaho ako. Kasi dumating si Chief PNP. Ano si General Yasar sa Palawan. Si Chief nag-security ako sa kanya tapos yung kasagsagan ng ano niya security ko sa kanya. Nabalitaan ko na una ano raw, ihanda na namin yung sarili namin. Sabi ka, ayaw ko, kakayanin lang yan. Tapos may mga siguro isang oras, tumawag na naman si tita, sabi niya, umiiyak, sabi niya, son, wala na si Mahal. Sabi na, ano talaga, habang nasa biyaya ko, tumutuloy yung luha ko habang ito. Pero marami naman nagsabi, sir, na sa kalagayan ni Mahal, dwarfism, parang bonus na yung inabot niya ng 46 years old. Siguro, pero... Pero malakas siya. Malakas naman kasi siya, wala naman siya siyang ano. Oo, yun talaga, yung sakit niya talaga, ano, tumapo sa kanya na ano. Wala naman siya kasi... Kasi pag nagkasakit siya, parang normal lang sa amin na yung sakit niya na ubo. Kasi lagi naman siya ubo, ganun. Normal lang yun kasi ubo. Normal naman sa atin yung ubo siya. Correct, hindi naman sa atin, hindi naman tayo, ano sa... Yung... Diba, alam natin, cancer agad, mga ganun, makakasakit, diba? Na, ano, isa kanyang ubo, sipon lang, tapos, yun, bigla lang. Ayun, di na ako nag-alala na, sipon lang naman yun, ano naman yun. Tapos, binagulat na lang kami na. Ano man sabi mo kina Tatay Jethro at saka kay Mitch na tumayo yung parang guardian ni Mahal? Papasalamat ako sa kanya na hanggang sa huli, ginawa nila yung makakaya nila. Correct. Saka ano, nandun ako nung birthday ni Mahal noong December, grabe. Hindi naman wala. Bongga. Bongga, pinaka-bongga ang birthday. Sir, may tanong ko na, bakit dalawa yung end dito? Ano yung isa sa father namin? Ito. Namatay nung ano na, gaya nga, sinabayan naman. Sinabayan naman? Sumunod siya eh. Oo. Kay Papa eh. Kaya na pinamatay si Sir? Ganun din, COVID din eh. COVID din? Kaya lang siya namatay? August 5 lang. Oh my God, wala pa ano? Wala pa normal? Wala pa siya ba, umabol nga, 31. August 5, umabol. Tapos ito si Mahal? Si Mahal, yan. Wala pang ina-ingrid na. Grabe. So, parang ano, parang doble yung sakit ng loob sa'yo. Oo, hirap na. Paano ba ito? Ililibing ba ito? Or sa mag-stay lang sa bahay? Ililibing na. Baka, sabi kasi baka, sumunod, may sumunod pa eh. Huwag mo muna. Yun nga po. Kaya ililibing na. Ililibing na. Baka, yun nga ano. Oo. Ililibing na. Kasi ang gusto sana namin, hintayin yung kapatid na namin nasa Amerika na uy ba? Uwi muna. Oh.
tapos sabay rin ng graduation ng anak nung sinundan ni sumunod kay Mahal atin. Na so, pagka ano, graduation ng anak niya, bibig na rin ng ano nung pa, si Papa. Isang anahan na isang bagsakan na lang. Eh, makaka-uwi ba? Eh, ngayon, hindi. Ewan ko lang kung, siguro makaka-uwi kasi sa graduation ng ano, yung anak. So, aantayin ni Mahal at ni Mang Remigio si ano, yung pagdating ng kanyang kapatid. Last question na lang, sir. Anyway, condolence at sa mga fans ni Mahal, anong mensahe mo? Sa mamigs, kasi nagpaganda pa sila ng ano, bulaklak. Ayan, maan pala sa mga fans ni Mahal, maraming salamat sa walang sawa niyo sa napagsuporta sa kapatid ko. Hanggang namatay na siya, nandiyan pa rin kayo na ano, yung iba nag-chat sa akin, maraming salamat sa inyo. Sana huwag natin kakalimutan si Mahal. Mm-hmm. Yung tawa niya, hindi natin makakalimutan. Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat sa mga nasa-suporta niyo. Oo. Maraming salamat, sir, at condolence sa Tesorero family. Oo. Rest in peace, Mahal. Salamat sa iyong mga tawa na iniwan mo dito sa mundo. Noong nabubuhay.